Hello everyone and welcome to another vlog. So guys, allow me to share to you another video kung saan ay nag-overnight stay kami sa isang cabin resort dito sa San Juan, La Ia, Batangas. This is actually 10 to 15 minutes drive away from the Virgin Resort kung saan nag-company outing yung asawa ko. At may mini vlog po ako doon. Hopefully or sana mapanood nyo rin guys. So nag-decide kami na mag-book na lang dito overnight para hindi naman masyadong pagod dahil medyo malayo din Balikan yung Cavite to Batangas. So eto na nga ang Anthony's Cabin. So bago lang siya guys, actually itong yung unang cabin na nakita nyo, dyan kami nag-rent tapos yung katabi, I guess 90% na rin nagawa and the rest ginagawa pa. So, eto na nga guys, mag-cabin tour na tayo dito. And by the way, guys, nag-book ako dito via Airbnb. I guess yung palang available sa kanila, yung Airbnb. So, ayan, silipin lang natin saglit itong kitchen area nila papunta sa mini pool area. Ang gusto ko naman dito guys, kasi private yung pool, syempre, makakabwelo kayo kung anong oras nyo gustong matapos dyan. Kasi lahat ng cabin naman may katabing pool. So, balik na tayo dito sa loob. Ayan yung double bed. At may pull out pa pala yun, guys. At ito naman yung sofa bed. So, kasya nga dito, guys, ang anim na adult. Kasi, ayan, may double bed na, may sofa bed pa, may pull out pa doon. Plus, itong loft area. So, good for to itong loft, pero pwede rin tatlo. Kasi nagkasya kami ditong tatlo ng anak ko. Yung dalawang anak ko, tsaka ako. Dahil nung gabi na, guys, gininaw ako doon sa baba. So, nakisiksik ako sa kanila dito sa taas. And, hindi naman kami kalakihan. Mga maliliit lang kami, kaya kasyang-kasya talaga. So, very Instagrammable at aesthetic yung design nito. Kaya, if may mga kids kayo or mga bagets kayo nakasama, kagaya ng mga anak ko, for sure, magugustuhan din nila ito. By the way, wala ditong TV, pero may wifi naman guys. So, nakakonek kaming apat at sabi naman ng host ay pwede naman kahit mas marami pa. So, balik na tayo dito sa kitchen. Tingnan na natin kung ano mga available. So, ayan, syempre may free na mineral water plus yung mga gamit sa pagluluto. By the way, wala palang ref dito, pero nagpo-provide naman sila ng cooler. Actually, may dala din kaming maliit na cooler. And, nagbibigay sila ng ice or yellow. Tinatanong naman nila kung may mga iba pang kailangan. So, maya't maya, nag-check naman yung ating host or yung owner. Very accommodating po sila. Meron din nga palang sari-sari store sa labas nitong compound na to. Actually, mga ilang steps away lang. If may mga kailangan kayong bilhin, soft drinks, or pandagdag sa mga sahog sa pagluluto, pwedeng-pwede kayong bumili. Safe and secure naman yung place, kita naman, palibot naman siya ng pader, may bakod, at sarado lagi ang gate. At syempre, hindi natin pwedeng palagpasin ang isang pinaka-importanting area ng bahay or ng cabin, which is yung shower area at comfort room. So, pagbukas nyo niyan guys, ng pinto, wala kayong maamoy ng mabaho or kulob. Mabango siya actually, and guys, mainit ang tubig dito, hindi nyo na kailangan mag-heater. Di ko alam kung dahil summer, kaya mainit, or I really don't know. Basta mainit siya, guys. At syempre, kayo na rin ang magdadala ng mga toiletries nyo, kagaya ng shampoo, conditioner, at sabon. So, ito naman, guys, ang view kapag gabi na. Chill na chill kami dyan sa pool. Kahit ano nga, kahit gabi nga sabi ko mainit, kaya hindi ka giginawin pag naliligo ka. So, yung pagkain naman namin, luckily, lumabas yung owner at bumili sila sa bayan. Kaya nagpasabay na rin kami ng Jollibee. At nakakatuwa kasi pagbalik nila ay may dala silang lomi. So, binigyan kami, pinatikim kami ng loming Batangas at ang sarap niya. Libre pa guys, ang bait talaga nila. So yun nga guys, dahil wala naman grab food dito, kung gusto nyo, bumili na kayo sa bayan bago pa kayo pumunta dito if gusto nyo na mga fast food. So ito naman yung early morning, mga 5:45 or magsi-6 pa lang yan guys, at kitang-kita na yung sunrise. In-enjoy ko talaga yung surroundings dyan guys, ako ang pinakaunang bumangon. And actually bago kami umalis ay naligo ulit kami ng anak ko na si Thea. At syempre ano ba ang pinakamabilis lutuin sa breakfast kundi ang inilagang itlog at pansit canton.
At syempre, bago umuwi ay picture-picture muna. So, share lang ako ng mga clips ng aming pictures dito as a remembrance. So, yun lang guys. Thank you very much for watching. Please don't forget to like and share. Thank you.